dinulugan pa yan ng NTC. Wala pa talaga schedule kung may hearing pa ba or wala lang hearing doon sa NTC. But with respect sa yung tinatawag na 30 days indefinite suspension, yun ang denied na nila. So we are going to file a certiorari petition sa Court of Appeals on the ground that there is grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of NTC. Yan ang isa sa mga posible na bubusisiin din sa Senado dahil naghain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla, no, patungkol dito sa pag-question sa naging hakbang ng NTC. Yes, tama. So that's why nagpapasalamat po tayo ni Senator Robin Hood. At least nakita talaga niya na may certain problem, may problema itong NTC. Baka na para sinurrender talaga ng NTC ang kanilang quasi-judicial function by the mere resolution sponsored by our friend, my friend, Congressman Miggs Nograles. Mm-hmm. At kung mapapatunayan naman na merong pag-aabuso, ano ang magiging hakbang o posibleng maging hakbang sa hinaharap pag inabuso yung kapangyarihan, Attorney Mark? Kung may pag-aabuso, yung mga order, lahat po ng order ng NTC, mabaliwala yan. Mag-order ang korte, ang Court of Appeals or the Supreme Court, mag-issue ng order na yung lahat ng mga resolution or decision ng NTC, void yan from the very beginning. Then, pwede po tayo mag-file na, depende sa legal team ng SMNI, we will discuss it, but our plan, posible mag-file po tayo ng graft case sa Office of the Ombudsman against the commissioners and chairman ng NTC. Attorney Mark, si Carlo po ito, matanong ko lang, no, bakit kaya gigil na gigil sila na maipasara ang SMNI? So may nagdikta. Yun lang talaga yan. So kung may nakausap ako mga officials ng NTC, even the congressman, na humingi ng tawad ka sa akin yung isang congressman, sabi nila, Attorney Mark, pasensya na ha, trabaho lang, may sinunod lang kami. Ibig sabihin, may hindi talaga sila nag-base sa evidence. Kasi in the very first place, wala talaga tayong, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpresenta ng evidence. Kasi isang sentence, dalawang sentence lang sasabihin natin, may magsasalita ng grandstanding na congressman. Durugin ka pa na parang kang isang criminal